tinaguri ang heist of the century, ang henyong planong pagnanakaw sa halos imposibleng mapasok na vault na naging dahilan upang ang mga investigador ay masiraan ng bait sa pag-iimbestiga. Ang istoryang ito ay naganap sa isang bangko sa France, Société Générale, isa sa mga pinakakilalang bangko sa France at mayroong mga branches sa iba't ibang mga bansa. Ang bangko na to ay nasa Nice, City sa France, sa may French Riviera, malapit sa timog silangan ng French Coast na bahagi ng Mediterranean Sea. Sa panahon na to, halos lahat ng mga tao ay umaasa sa mga bangko para itabi ang kanilang mga pag-aari gaya ng pera, alahas, ginto at kung ano-ano pa. Sa mga ganitong deposito, inilalagay ng mga bangko ang mga pag-aari ng kanilang mga customer sa vault, ang kanilang pinakaligtas na taguan ng mga kagamitan at iba-iba pang mga pag-aari. Nagkataon na ang bangko sa istoryang ito ang may pinakamalakas, matibay at ligtas na vault sa buong France, kaya walang pangamba ang mga tao sa posibilidad na manakawan sila. Dito sila nagkamali sapagkat noong Lunes ng July 19, 1976 ay ang araw na nangyari ang hindi nila inaakala. Normal na araw lang iyon para sa mga tao, mga empleyado ng bangko, nagpatuloy silang gawin ang mga pang-araw-araw nilang mga tungkulin. Nagbago ang lahat ng buksan ng bank director kasama ang iba pang mga officer ng bangko, ang vault para maglabas ng pera para sa transaksyon ng kanilang mga customer. Walang aberya nilang nabuksan ang main door. Pero nagkaproblema sila ng kanilang buksan ang 75 years old gawa sa purong bakal na inner door na may bigat na 20 tonelada o 20 tons. Nanatiling kalmado ang mga empleyado ng bangko. Sa bigat at laki ng pintuan papasok sa vault ay normal lang na maipit ito o mastak. Ang problema dito ay maraming mga customer ang naghihintay sa bangko na mabuksan ang vault para ipagpatuloy at makumpleto na ang kanilang mga transaksyon. Tumawag sa paggawaan ng vault ang direktor ng bangko upang humingi ng tulong. Ang paggawaan ng vault para sa mga bangko ang nakatalaga upang masigurong gumagana ng maayos ang mga security ng vault gaya ng pintuan. Ilang minuto pa bago dumating ang ahente o ang taong kumakatawan para sa paggawaan ng vault. Nang dumating ang ahente ay agad nitong inayos ang lock ng vault. Paulit-ulit niyang sinubukan ilock at buksan ang pinto. Iniisip ang mga posibleng rason kung bakit ayaw magbukas ng pintuan. Maya-maya pa ay naisip ng ahente na walang problema sa lock ng pinto. Maayos itong gumagana. Ang problema, ayaw nitong magbukas. Walang bahid ng pwersahang pagpasok ang pinto na posibleng maging dahilan ng aberya. Halos imposible ang pangyayari. Walang ibang posibleng paliwanag kung hindi maaaring nakalock ang pintuan mula sa loob. Pero paano nangyaring nakalock mula sa loob ang vault kung walang ibang daan papasok at palabas kung hindi sa pintuan lang? Imposible ito. Nang magtanghali ay naisipan na nilang sirain ang pader sa gilid ng vault upang masilip kung anong meron sa loob at kung bakit ayaw bumukas ng pintuan ng vault. Kailangan, bago mag-alas tres, ay maresolba na nila ang problema. Nang makagawa ng butas sa pader, ay agad na sumilip ang isang tagapag-ayos ng vault. At dito ay idineklara niya sa buong bangko ang imposibleng posibilidad sa aberya. Nanakawan ang bangko! Agad na tumawag sa pulis ang direktor ng bangko. Ilang sandali lang ang lumipas ay agad namang rumesponde ang mga pulis. Agad na pinaligiran ang buong bangko. At agad din ay nagsimula silang imbestigahan ang pinakamalaking kaso ng pagnanakaw sa kasaysayan noong panahon na yon. Nilakihan nila ang butas sa gilid ng vault upang makapasok ang mga pulis na mag-iimbestiga. Tinangay ng mga magnanakaw ang lahat ng pera sa loob ng vault kasama ang iba pang mga pag-aari sa loob ng 4,000 safe boxes. At higit sa lahat, may iniwang mensahe ang mga magnanakaw na nakasulat ng malaki sa pader. Without weapons, neither hatred nor violence. Walang armas, wala ring galit o karahasan. Interesante, pero ang tanong ng mga pulis ay kung paano nakapasok at nakalabas ang mga magnanakaw sa loob ng vault nang hindi ginagamit ang pintuan. Agad din namang nasagot ang tanong na ito.
mayroong malaking butas na konektado sa lagusan patungo sa sewer system ng city. Sa loob ng lagusan ay iniwan ng mga magnanakaw ang mga kagamitan na kanilang ginamit upang gawin ang lagusan. Lahat ng mga kagamitan ay malinaw na nagsasabing malaking operasyon ito para sa mga magnanakaw. Merong 27 gas cylinders, gasolina para sa kanilang mga ilaw, meron din ventilation system ang lagusan upang makahinga sila ng maayos sa loob. Meron din dagdag na kalahating milya ng mga electrical cable. Lahat ng ebidensya na ito ay nagsasabing mahusay ang naging plano sa pagnanakaw na maaaring inabot ng ilang buwan upang maisagawa. At siguradong sulit naman ang lahat ng ito para sa mga premyo na nakuha ng mga magnanakaw. Lahat ng pera, alahas at iba pang mga pag-aari na kanilang nakuha sa loob ng vault ay nagkakahalaga ng $10 million. Humigit kumulang $53 million sa panahon ngayon. Isa ito sa pinakamalaking pagnanakaw sa isang bangko sa kasaysayan ng buong mundo at nabansagan pa nga na heist of the century ng international media. Ngunit hindi lamang ito isa sa pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan, isa rin ito sa pinakamalaking pag-iimbestiga sa isang kaso sa pag-asang mahuli ang mga kriminal na galok ng $250,000 ang bangko para sa lahat ng makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga magnanakaw. Itinalaga din ng mga pulis ang pinakamahuhusay nilang mga investigador sa buong France para maisara ang kaso at agad din naman nilang ginawa ang kanilang mga trabaho. Nagsimula silang kausapin ang mga taong regular na customer ng bangko, ang mga empleyado ng bangko, pati na rin ang mga customer na mayroong pag-aari sa loob ng vault. Kahit ang mga trabahador at mga residente na nakapaligid sa bangko ay hindi nakaligtas sa pagtatanong ng mga investigador. Sa matiyagang pag-iimbestiga ng mga pulis, ay napag-alaman nilang maaaring sangkot ang tinatawag na sewer rat gang sa krimen. Ang gang na ito ay kilalang mga kriminal na gumagamit ng sewer system ng bansa para sa kanilang mga krimen. Sa patuloy nilang matiyaga na pag-iimbestiga ay nakatagpo sila ng mga posibleng suspect sa pagnanakaw at halos 100% silang sigurado na ang mga suspect ay posibleng miyembro ng sewer rats gang. Ngunit sa mga panahon na iyon, ang tingin nila ay walang kakayahan. Ang mga napili nilang mga suspect na makapagplano ng napakalaking operasyon na ginawa sa pagnanakaw sa bangko, kaya naman nagdesisyon silang bantayan na lamang muna ang mga suspect ng palihim sa pag-asang matuklasan nila ang utak sa krimen. Ilang buwan pa ang nakalipas ay may nagtimbre sa mga pulis kaugnay ang mga magnanakaw. Unang linggo ng October, ang dalawang lalaking suspect na binabantayan ng mga investigador ay nagpunta sa isang lokal na bangko upang magbenta ng gold ingots. Nang makita ng empleyado ang palatandaang naka-imprenta sa gold ingots, ay agad nitong inalam kung saan nanggaling ang gold sa pamamagitan ng pag-track sa serial number nito. Positibo ang empleyado na galing ang gold na ito sa bangkong nanakawan noong July. Agad na tumawag ng palihim sa mga pulis ang empleyado ng lokal na bangko at agad din naman na pinalibutan ng mga pulis ang gusali nang matanggap nila ang tawag. Dito nila nahuli ang dalawang suspect. Positibo at solido ang ebidensya ng mga pulis laban sa dalawang suspect na sila ay miyembro ng Sewer Rats Gang. Agad nilang pinuwersa na umamin ang dalawa at dahil ang kasong ito ay ang pinakamalaking pagnanakaw sa bangko sa kasaysayan, agad na binigyan ng kapangyarihan ng kapulisan ng France na gamitin ng mga pulis ang kahit na anong paraan upang mapaamin ang dalawang suspect kahit na gumamit sila ng ilegal na paraan. Matapos ang naging pagpapaamin ng mga pulis sa dalawang suspect, kinanta ng isa sa kanila ang pangalan ng utak sa operasyon. Isang lalaking potograpo, ang pangalan ay Albert. Ang potograpo na si Albert ang ulo ng operasyon, sabi ng gang member. Matapos makuha ang pangalan ng utak sa pagnanakaw, ay agad na kumilos ang mga pulis upang hanapin ang potograpo na si Albert. Nakita at agad nilang kinausap si Albert. Laking gulat ni Albert nang makausap siya ng mga pulis at agad niyang itinanggi ang pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa krimen. Dismayado ang mga pulis. Hindi pasok si Albert sa criminal profile at tipong siguradong inosente ang lalaki ayon sa kanyang mga sagot. Nagtanong-tanong pa ang mga pulis tungkol kay Albert sa mga taong nakakakilala sa kanya, mga kaibigan, malayong kamag-anak at mga kapitbahay. Lahat sila ay sinabing mabait at simpleng tao si Albert. Romantikong potograpo na tapat sa mga taong nakapalibot sa kanya, lalo na sa kanyang asawa. Si Albert at ang kanyang asawa ay mas gustong mamuhay ng tahimik at payapa sa countryside
o sa probinsya o kabukiran, malayo sa gulo at ingay ng city, kaya para sa mga pulis, katakataka na ang simpleng lalaking kagaya ni Albert ang metikuloso na nagplano ng pagnanakaw sa bangko. Gayunpaman, dinala ng mga imbestigador si Albert sa police station para simulan ulit ang pag-iimbestiga kahit na paulit-ulit na tumanggi si Albert. Siya ay inosente. Umabot ng ilang oras ang pag-uusap. Gumamit na ng legal at illegal na taktika ang mga pulis para mapaamin si Albert, pero walang nangyari. Habang kinakausap ng mga imbestigador si Albert, ay sinalakay naman ng mga pulis ang kanyang bahay sa labas ng city kasama ang kanyang may bahay. Sa loob ay natagpuan nila ang ilang mga armas, ilegal na baril at mga bomba. Parang naka-jackpot ang mga pulis sa kanilang mga natagpuan. Gaya nga ng sabi ko, gagawin ng mga pulis ang lahat ng paraan upang makuha ang pag-amin ni Albert, legal na paraan man o hindi. Pinagbantaan nila si Albert na ikukulong ang kanyang asawa sa kasong possession of illegal firearms, pagmamayari ng illegal na armas, at ikukulong nila ang asawa ni Albert ng mahabang panahon dahil dito. Nasabi ng mga nakakakilala kay Albert na mahal nito ang kanyang asawa, kaya sigurado silang hindi pababayaan ni Albert na makulong ang kanyang asawa. Tumpak ang mga pulis, napilitan na umamin si Albert para iligtas ang kanyang asawa at hindi madamay. Inamin ni Albert na siya ang utak sa plano na pagnanakaw sa bangko. Bukod dito ay isiniwalat niya din sa mga pulis ang detalyadong pagpaplano. Inilantad niyang pumasok sa isipan niya ang plano 2 taon na ang nakakalipas ng mabanggit ng kapitbahay niyang nagtatrabaho sa bangko na walang alarm system ang vault. Matapos iyon, ay agad na pumunta si Albert sa bangko at nagrenta ng safe box sa loob ng vault. Nung panahon na iyon, ay binibigay lamang ng bangko ang susi ng safe box sa mga customer sa loob ng vault at pwedeng pumasok sa loob ang sinumang may safe box ng walang nakamasid na security guard upang bigyan ng privacy ang mga customer habang inilalagay ang kanilang pag-aari sa loob ng safe box. Pumasok si Albert sa loob ng vault, nagpapanggap na magdedeposito ng kanyang pag-aari sa kanyang safe box. Nang mag-isa na lamang siya sa loob, ay agad na ginamit ni Albert ang kanyang kamera at mabilis nitong kinuhaan ng litrato ang bawat sulok ng vault. Mabilis din niyang itinala sa papel ang mga importanteng detalye para sa kanyang plano. Libo-libo ang mga safe boxes sa loob ng vault at pwedeng pumasok sa loob ang sinumang may safe box ng walang nakamasid na security guard upang bigyan ng privacy ang mga customer habang inilalagay ang kanilang pag-aari sa loob ng safe box. Kaya naman kailangan makagawa si Albert ng metikuloso na plano para makapanatili siya sa loob ng vault ng mahabang oras nang walang makakakita sa kanya habang sinisira niya ang mga locks ng mga safe boxes. Paulit-ulit siyang nag-isip ng plano at sa bandang huli naisip niya na ang pinakamabisang solusyon para makapasok sa vault ay sa pamamagitan ng sewer system. Ang City of Nice ay may napakalawak na underground sewer system, ang kaso hindi ito direkta sa ilalim ng mga gusali. Kaya naisip ni Albert na kailangan niyang maghukay ng lagusan o tunnel patungo sa ilalim ng bangko habang nakakabit ito sa sewer system. Halos imposible ang naisip ni Albert. Masyadong maraming pagdadaanan na pag-iisip at paghahanap ng paraan. Sinubukan niyang pumasok sa sewer system upang maghanap ng linyang direkta sa bangko at kailangan niyang malaman ang tamang lugar kung saan magsisimula ang paghuhukay. Napakahirap, yan ang nasa isip ni Albert. Masyadong kulob, madumi at mabaho sa sewer system. Hindi siya makahinga ng maayos kung hindi siya magsisindi at magpausok ng Cuban cigar para masapawan ang mabahong amoy. Dito niya naisip na magpanggap na lamang na engineering contractor at magpunta sa City Hall upang manghiram ng City Sewer System Map para mapadali ang kanyang mga plano. Sa tulong ng City Sewer System Map ay nahanap ni Albert ang pinakamalapit na parte ng sewer system sa bangko. Agad niyang pinuntahan ang parte na iyon ng sewer system at nahanap niya ang tamang pwesto para umpisahan ang paghuhukay. Kailangan niya ng mahigit kumulang 30 ft tunnel para sa kanyang operasyon. Para kay Albert maikli lang ang distansyang kailangan niya at sulit ang lahat ng iyon kung makukuha niya ang laman ng vault. Ang malaking problema, ang lugar na paghuhukay ni Albert ay kilalang kalye sa city dahil sa madalas na traffic jam na nangyayari doon. Kung maghuhukay siya, siguradong may makakarinig sa kaniya sa kalye sa itaas. Dagdag sa problema niya ang mga kakailanganin na kagamitan sa paghuhukay
at mga taong tutulong sa kanya na maghukay. Kaya naman nagtungo si Albert sa Marseille para makipag-usap sa mga gang leaders doon. Tinanggihan siya ng mga gang sa paniniwalang imposible at masyadong delikado ang kanyang plano. Ngunit isang gang ang natuwa sa kanyang plano, ang Sewer Rats Gang. Sobrang nasabik ang Sewer Rats Gang sa kanyang plano na agad pumayag ang leader nito na tumulong sa kanyang operasyon kapalit ng malaking pera kapag nakuha na nila ang kanilang papremyo. Binigyan ng Sewer Rats Gang ng mga trabahador at kagamitan para simulan na ang paghuhukay. Nagsimula si Albert sa paglagay ng mga taong taga-timbre sa presensya ng mga pulis sa lugar. Pinatambay niya ang ilan sa mga tao niya sa kalye sa taas ng paghuhukayan nila at kung may makita silang mga pulis ay agad nilang ipapaalam sa mga naghuhukay at kay Albert gamit ang kanilang mga handheld radio. Matrabaho at nakakapagod ang paghuhukay nila Albert. Traditional na mga kagamitan ang kanyang piniling gamitin upang maiwasan ang ingay ng kanilang gagawin na paghuhukay. Dagdag sa hirap ang masikip, kulob, madumi at mabahong sewer. Isang araw ay hindi kinaya ng isang trabahador ang nasabing kondisyon sa sewer at siya'y hinimatay. Kaya naman naisip ni Albert na hatiin sa iba't ibang mga pangkat ang kanyang mga tao. Bawat pangkat ay naghuhukay ng 10 minuto, pagkatapos ay nagpapalitan upang makapagpahinga ang mga naghukay. Kahit doktor ay mayroon si Albert upang maiwasan ang panganib sa kalusugan ng kanyang mga tao. Kinakailangan nila ng preskong hangin mula sa itaas na kalye, ganun din ng ilaw upang makapagtrabaho ng walang hinto. Kaya naman gumawa ang grupo ni Albert ng ventilation tubes at nagdala sila ng kalahating milyang electrical cable na nakakabit sa malapit na garahe na mayroong generator para sa kanilang kuryente at ilaw. Naging mas maayos ang kanilang trabaho, asintadong natamaan ni Albert na ang tagumpay ng kanyang plano ay nakasalalay sa kanyang mga kasama. Ilang linggo bago pa ay sumapit ang July at narating na nila ang bangko sa pamamagitan ng underground sewer at tunnel. Lahat ay nagdiriwang na parang hawak na nila ang tagumpay. Pero alam ni Albert na hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Kailangan pa nilang mabutas ang makapal na pader ng bangko, 12-inch reinforced concrete na pader. Hindi ito kasing hirap ng una nilang mga nagawa, pero kailangan nila ng jackhammer o ng drill para makalusot. Alam ni Albert na maaari silang marinig sa taas kung gagamit sila ng malalaking kagamitan kagaya ng jackhammer at drill. Pero yon ang tanging paraan para kay Albert. Umakyat si Albert sa taas, sa kalye, kung saan nasa baba nito ang kanilang hinuhukay at inutusan niya ang kanyang mga tao na magpatuloy gamit ang drills at jackhammer. Sinusubukan niya kung may maririnig siyang mga ingay galing sa ibaba kung gagamit sila ng drill at jackhammer. Walang ingay, wala siyang naririnig galing sa ibaba. Ipinagpatuloy pa nila ang pag-drill hanggang sa bahagya nilang nabutas ang pader ng vault. Sabado ng July 17, nang tuluyan nilang mabutas. Ang pader, pinili nila ang araw na yon, ang magiging araw ng kanilang pagpasok sa vault dahil iyon ang unang araw ng weekend. Sa madaling salita, posibleng walang nagtatrabaho sa loob ng bangko. Inabot ng linggo, alas 2 ng umaga nang pumasok ang grupo ni Albert sa vault. At imbes na pagnanakaw ay pag-welding ng inner door ng vault, sa frame nito ang una nilang ginawa. Upang hindi agad ito mabuksan ng mga empleyado ng bangko, marami silang oras para kunin ang kanilang mga papremyo at para makatakas. Habang sila ay nasa loob, sinimula na nilang sirain ang mga safe boxes pa isa-isa. At halos maglaway ang grupo ni Albert sa nakita nila sa kanilang harapan. Pera, ginto, alahas, lahat ng kayamanan na kanilang pinapangarap. Nagdiwang sila sa loob sa pamamagitan ng paghahapunan na parang mga hari o emperador na mayroong mga gintong plato sa lamesa. Habang naghahapunan ng grupo, ay biglang may dumating na armored cash courier upang magdeposito ng pera para sa bangko. Normal ang paghahatid ng mga cash courier ng pera sa mga bangko tuwing gabi. Idineposito ng armored van personnel ang suitcase na puno ng pera sa maliit na butas, direkta patungo sa vault nang hindi kinakailangan buksan ang pintuan. Ang paglaglag ng pera sa grupo ay parang bonus galing sa langit, dagdag pabuya para sa kanilang mga sakripisyo at pagtitis sa loob ng masikip, mainit at mabahong sewer. Nagpatuloy pa ang grupo sa pagbubukas ng safe boxes. Inabot sila ng 27 hours o 27 oras sa loob ng vault.
Ngunit hindi nila nabuksan lahat ng safe boxes. 400 lamang ang nabuksan nila sa 4,000 safe boxes na nasa vault. Ngunit para sa kanila ay sobra na ang kanilang mga nakuha. Umaga ng Lunes, alas 5 ng umaga nang magpasya si Albert na kailangan na nilang umalis. 5 oras na lamang ay magbubukas na ang bangko, pero bago umalis ay kumuha muna si Albert ng spray paint at isinulat sa pader ang tanyag na katagang "Without weapons, neither hatred nor violence." Ikinagalit ng mga pulis at imbestigador ang tanyag na katagang ito dahil tinawanan sila ng mga tao at ang iba ay tila humanga pa sa ginawa ng mga magnanakaw. Sa huli, nadakip ng mga pulis si Albert kasama ang iba pang mga importanteng miyembro ng Siwer Rat Gang na sangkot sa pagnanakaw. Habang kausap ang mga imbestigador ay isiniwalat ni Albert ang buo at kumpletong detalye ng kanilang operasyon, kapalit nito ay hindi madadamay ang kanyang asawa. Nanatili si Albert sa kustudiya ng mga pulis hanggang mabigyan ng hatol ang kaso ng kanilang pagnanakaw. Habang nasa kustudiya si Albert ng mga pulis ay madalas siyang makipag-usap sa kaniyang abogado at tuwing Huwebes naman ay nakikipagkita silang dalawa sa judge na may hawak sa kanyang kaso upang malaman kung hanggang saan ang pakikipagtulungan ni Albert sa batas. Nagpatuloy ang pakikipag-usap ni Albert sa loob ng ilan pang mga linggo. At isang araw ay nagpunta si Albert sa opisina ng judge, bit-bit ang 3 pirasong papel. Drawing ng mapa ng sewer system kung saan nagtrabaho at naghukay si Albert para sa kanyang metikuloso na plano. Ipinaliwanag niya ng buong detalye kung paano ang naging proseso ng paghuhukay. Sa gulat ng judge ay hindi ito makapaniwala na isinisiwalat ni Albert ang buong detalye sa kaniya. Hindi niya gaanong maintindihan ang proseso dahil sa pagkalitukaya na maninalok ito ni Albert na ipaliwanag sa kaninang mas malinawang mapa. Tumayo si Albert sa kaniyang kinaupuan, lumapit sa judge at nagsimulang ituro ng mas malinaw ang proseso. "Dito kami nagsimula, pagkatapos ay dito kami nagpatuloy hanggang sa narating namin ito," paliwanag ni Albert. Pagkatapos ay mabilis ang humarap si Albert sa bintana, sa likod ng desk ng judge, at sa isang kisap mata ay tumalon mula sa bintana ng opisina. Sa gulat ng judge at mga taong nakapaligid sa kaniya ay hindi nila agad na intindihan ang nangyayari. Nasa mababang palapag lamang ang opisina ng judge, kaya naman madali lang para kay Albert na tumalon mula doon nang walang pag-aalinlangan. Sa pagtalon ni Albert, bumagsak siya sa bubong ng kutseng nakaparada sa ibaba ng bintana ng opisina ng judge. Sa kalye ay naghihintay sa kanya ang kanyang kaibigan, nakasakay sa motor at agad siyang pinuntahan ni Albert at mabilis silang tumakas sa lugar. Simula noon ay hindi na muli pang nakita si Albert ng mga otoridad. Patuloy nilang sinubukan na hanapin si Albert, pati ang mga ninakaw nito sa bangko, ngunit alinman sa dalawa ay hindi nila natagpuan dahil hindi isiniwalat ni Albert kung saan niya tinago ang kanyang mga ninakaw sa bangko habang kinakausap siya ng mga imbestigador. Ngunit alam nilang buhay si Albert dahil pinadalhan nito ng tseke na nagkakahalaga ng $600 ang may-ari ng nabagsakan niyang sasakyan nang tumalon siya sa bintana ng opisina ng judge. Ang sabi ay pambayad daw ang pera sa nasira na bubong ng may-ari ng sasakyan. Maliban doon ay patuloy ni Albert na inasar at iritahin ang mga otoridad sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pang-aasar na litrato sa mga pulis sa pamamagitan ng media, dyaryo at magazine. Subalit hindi sumama sa pagtatagong buhay ni Albert ang kanyang asawa. Nanatili ang asawa ni Albert sa NICE at nagpatuloy na magtrabaho bilang nurse. Sa huli, namayapa ang utak sa pinakamalaki at pinakamitikuloso na pagnanakaw sa isang bangko noong kanyang panahon, noong 1989, dahil sa cancer. Dito nagtatapos ang istoryang kriminal na itutungkol kay Albert, ang nagnakaw at nanatili sa loob ng isang bangko sa loob ng 27 hours o 27 oras. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang istoryang ito, mag-like at subscribe kayo para sa pagpapatuloy ng channel.